Ayun, kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Napakatindi po ng pinapakitang suporta ng ating mga kababayan dito kay President Rodrigo Duterte. Dumalo po itong si Servadong Alatiris, no? Sayang di tayo nakapunta kasi medyo meron tayong inaasikaso ngayon. Pero gusto po natin pumunta dyan sa pagpapakita ng suporta na yan ng ating mga kababayan dito kay President Rodrigo Duterte dyan sa Quezon City, no? Dito naman po sa video na to, mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Ma'am Jam Magno. Nag-name drop na po itong si Ma'am Jam Magno. Pasadaan lang po natin na mabilis ito para malaman nyo lang po kung ano ngayon ang mga kaganapan sa social media. Medyo hindi po tayo natuwa dito, pati itong si Vice President Sara Duterte ay nadawit na po, na name drop na sa pagkakakulong nitong si Jam Magno. Ang sabi po nitong si Jam Magno, "Did VP Inday Sara really have this done to me? Is this now the marching order of the Dutertes? Since you, Janice, much like the rest of your ilks, has been so mad at me, when in fact I stayed quiet about what was done to me and my son during her campaign too. I did not speak about that abuse, Janice, the one done to me that day after the Unity rally in Digos, where I stood so proudly in front of 120,000 people to declare my support of her. And after that, I was humiliated by the people from her team that I will never ever forget. But I stayed quiet and decided that despite my love and loyalty of Vice President Sara for 11 years, I knew that my son and I deserve more than what was done to us at this time. I am glad that Governor Bautista rectified the humiliation caused to me by Jeff Tupas, the same person who hired Tio Moreno to the OBP on April 2, 2022. And that was the last time I said myself that I would not make an effort to force myself upon any of you." Ayun. Ayan na nga po mga kababayan, no? Pati itong si Vice President Sara Duterte, na-name drop na po dito sa pagkaka-aresto, ha? Dito sa pagkaka-mugshot nitong si Ma'am Jam Magno. Problema lang naman kasi dito, ayaw po natin makialam yan. Usapang ano yan, usapang bet ka, bahala na kayo dyan. Pag-usapan na lang po natin itong napakatinding panawagan ng ating mga kababayan na nagpakita ng suporta kay President Rodrigo Duterte na open the books. Pakinggan po natin sila. Nako po, mga kababayan, ito pong nangyayari na ito ngayon mga kababayan sa ating mga kasamang sumusuporta dito kay President Rodrigo Duterte. Sa tingin po natin kung ikaw ay congressman at nananawagan ang sambay ng Pilipino na open the book, kaya kailangan nyo pong tumalima kayo dyan sa House of Representatives, proper liquidation or revolution? Nako po, yan tanong. Yan po tanong nitong si Ma'am Sastrogando Sasot. Ito po ang tanong, proper liquidation or revolution? Naku po, parang kailangan pong sagutin ito ng individual na hinapo, na hinamon na kailangan nilang buksan ang kanilang mga libro, no? Bakit niyo? Bakit? Bakit? May libro ba sila? Wala! Open the book of account. Wala lang palang mga libro ang mga... May libro! Wala resibo! Pero may bulsa, may bulsa! Kaya nga, no, may libro, kaso ang problema po, wala namang resibo. Oh. Ang problema po dito, yung libro na yun, sila lang nakakakita. At kung ano man ang nakadeklara dun sa libro na yun, hindi man po tayo kung sigurado tayo na yun ba talaga ang pinagkagastusan dun sa mga pondong inilaan dun sa nakasulat sa libro na yun. Yan po ang problema dyan. Walang libro, may bisya! Kasamang resibo! Yes! Ayun! Open the book! Libro na may kasama resibo. Open the book! Open the book! Open the book! Open! Yan! Open the book! Yan! Mag-ingat!
Hindi. Tayo! Oh, ano po, sinusuportahan po natin yung ano na yan, yung panawagan na open the book. Proper liquidation o revolution? Ayan, tanong po ni Ma'am Sasrogando sa asot yan. Hashtag, hindi nyo pera yan. Ha? Hindi mo pera yan. Ayan. Open the book. Tandaan nyo po, yan po si Sir Bisdak yan, si Sir Bisdak. Bisdak Pilipinas po yan. Mga ordinaryong Pilipino, umaasa po ang bawat mamamayan sa inyo na gumawa po kayo ng batas upang mapakinabangan ng maraming Pilipino, lalo na po yung nasa laylayan ngayon, na umaasa at umaasa pa hanggang ngayon na babangon tayong muli. Ayun. Meron pa ba nun? Huwag mo kami pahiya. Ikaw, bato, bumangon. Sino ba bumangon? Bumangon ba ang mga ordinaryong Pilipino? Bumangon yung dilawan! Kaya nga po tinawag kayong pulawan eh. Sama-sama na kayo pulang dilaw eh. Ang pilira. Isa lang naman gusto ni Tatay Bigam eh. Buksan ang libro upang magkaalaman kung saan ninyo pinawadas ang kaban ng bayan! Oh! Ayun! Open the book! Open the book! Open the book! Open the book! Mga kapatang Pilipino, masama ba yung mag-request tayong mga employer nila? Mabuksan nila ang libro nila? Correct! Ayo, kayo dyan sa House of Representative. Eto, nakikita nyo tong ingay ngayon na to, eh maliit pa lang. Wala naman nag-uumpisa sa malaki kagad. Wala naman nag-uumpisa sa 1,000,000 ang... Ngayon, 100,000 pa lang ang nananawagan. Ayan. Ha? Maghintay lang kayo dyan sa house. Maghintay lang kayo. Lumalakas ang panawagan ng ating mga kababayan na buksan nyo ang libro nyo na magkamaroon ng matinong liquidation with resibo dyan sa mga ginagasta nyong pera dyan sa House of Representatives. Dako po, ang mga maliligayang araw nitong mga congressman na to doon sa kanilang liquidation by certification, malapit na pong magwakas. Nabuksan lahat ng usapin na yan dahil sa napakahusay nyong speaker ngayon sa House of Representatives. Palakpakan po natin si Martin Romualdez nang dahil sa kanya na pag-usapan yung MOOE na yan. Ha? Nang dahil po sa inyong speaker na in-SS ng in-SS yung confidential fund, eh ngayon, ha, itong MOOE nyo, yung maintenance and other operating expenses, sinisingil na po kayo ng sambayan ng Pilipino, kayong mga congressman dyan. Ako po! Pinasuhan ninyo si Tatay Tigong! Bawal na po magtanong ngayon! Isa pa po itong ano, isa pa po itong si Franz Castro. Nang dahil sa kaso mo na yan, kinaso mo kay President Rodrigo Duterte. Ngayon, lumalabas yung mga Duterte supporter. Nagtitipon-tipon. Napipika po yan ng mainstream media. Dito, kagaya natin dito sa social media, inaibabahagi po namin sa inyo kung ano yung mga panawagan at latest na kaganapan dyan sa mga rally na yan. Ako po. Hindi! Hindi bawal! Hindi! Kanina ka pa, hindi! Hindi bawal! Tanong ka ng tanong, hindi! Ngayong mga kongresista, bawa naman tayo. Sinasabi po ni Tatay Bigong on air, nandyan yung SM9. Nandyan ho, sinabi ni Tatay Bigong, mabuhay ang SM9! Mabuhay! Mabuhay ang SM9! Mabuhay! Sabi ni Tatay Bigong, sagigan sa masa para sa masa. Kanino ba to? Kay ano ba to? Sino ba nagbibideo itong si Sir Badong? Sir Badong, shout out po ha. Nakita ko po sa CD Motion to eh. Ha? Kung kay Sir Badong to, shout out kay Sir Badong. Rocket Institution. Para kay Sir Badong, karatili siya ata to ha. Yes! Yes! Ano yan? Wait! Kung hindi totoo yung sinabi ni Tatay Digong na kayo ang pinakabulok na institusyon sa Republika ng Pilipinas, simple lang. You need to open the book of account. Ayun. Yes! Yes! Buksan. Buksan nyo ang libro, yun lang yun. Ang mga libro ninyo, upang hindi po kayo mahusgahan ng maraming Pilipino, ipakita ninyo
ninyong winawatas ang kaban ng bayan at ng mga Correct. Kapatid ng Pilipino. Maraming salamat po. Maraming tatay Dibon. Duterte! 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 Ayun na po, si Badong na, si Badong. Si Sir Badong ang ating isang babanak. Paano ba siya? Ayun. Okay, hindi po kami mga aktivista. Tama! Narito po, natutuwa po ako na nag-reunion po yung mga Duterte supporter. Alam niyo po, matutupulong 2020 po, no? Ang dami kaya, po. Totoo po yun, nagkaiwa-iwalay ng landas eh. Kasi yung iba, nagpunta kay Isko, eh tayo, nanatili tayo kay VP Sara noon. Eh, yung iba na kay Isko, pati yung mga parehas na Duterte supporter, nag-banatan noong mga panahon na yun. Pero tayo, wala tayong binanat, ha? Wala tayong binanatan ng mga Duterte supporter noon. Kumbaga, focus lang tayo doon sa ating pangangampanya kay Vice President Sara Duterte. At yun, nadamay si ano, itong si Junior doon sa ating pangangampanya. Eh, ang for sure po, eh, nabudol po tayo. ito naman, to be fair. Okay, ipagpalagay na nating nanalo itong si Isko. Sa tingin niyo po ba yung resulta ng administrasyon ni Isko at nito kay PBBM, malaki po ba ang pagkakaiba? Kung kayo ang tatanong, sa tingin niyo po. I-comment nyo nga po sa baba ng ating mapag-usapan nyo sa comment section. Sa tingin nyo po ba mamamando ng maayos? O ano po kayang klase ang foreign policy ni Isko kung siya ang nanalo? Siguro mas maganda kay President Bongbong Marcos. Kasi itong si President Bongbong Marcos, talagang ang habol lang niya, eh, maibalik ang dangal ng kanilang pamilya. Lalapit siya sa Amerika, sa European Union, pakita niya sa buong mundo na yung mga sinabi niyo sa ama ko bilang diktador, kurakot, hindi kami ganun. Kaya lahat ng gusto ng Amerika pinagbibigyan itong administrasyon na to para bumango siya mga Western nation, ika nga dyan sa mga European Union, no? Para bumango siya. Kaya lahat ng gusto nila, palayain si Dilima. Ayun, labas si Dilima. Bagong Edcasite. Kasi di po siya pwedeng tumanggi kasi bababuyin siya ng mga Amerikano. Pagka binabuy siya ng mga Amerikano, importante po yun sa pamilya ng Marcos, yung paningin ng mga Amerikano sa kanila. Napakahalaga po para sa kanila. Eh, si Tatay Digong, wala siyang pakialam dun eh. Kaya yun ang gusto ng sambahay ng Pilipino kay Tatay Digong. Wala siyang pakialam kahit ano sabihin ng EU. Bibigyan pa sila ng daliring nakangarat. Ganun ang bibigay ni Tatay Digong sa kanila. No, itong si Bongbong Marcos, yun lang po ang goal niya. Hindi po natin na-anticipate yun na ang plano lang pala talaga, hindi niya naman planong mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Plano lang niya, ma-redeem yung pangalan nilang Marcos sa mapabango ulit yung pangalang Marcos sa international community. Wala po siyang pakialam sa atin. Yung pagsasalita niya, yung analysis paralysis, wala pong kakwenta-kwenta yun. Kung gusto niyo makarinig ng mga bagong salita, mabulaklak na pananalita, pakinggan niyo yung mga speech niya. Pero meron na po ba kayong nakitang implementasyon? Wala. Wala pong kakwenta-kwenta. Yung kanilang tag doon, yung kanilang basta yung palengke nila. Yung palengke nila na sila lang nakakaalam. No? Yung po mga kababayan, yun lang talaga. Kumbaga, ang priority ng administrasyon, ma-redeem ang kanilang pangalan, mapabango ang Marcos sa international community, hindi nila susuwagin ang Amerika, pagbibigyan lahat ng gusto ng Amerika. Pakawalin si Dilima, nakawala si Dilima. Di ba? Sabihin yung hindi. Panahon pa lang ni Tatay Digong, ang dami nang nananawagan dyan sa Kongreso ng Amerika, sa European Union, EU, UN, na palayain itong si Senadora Laila Dilima. Pinalaya ba ni Tatay Digong? Hindi. Paala kayo dyan. Ito sa inyo. hindi naman ako nagpakulong. Korte nagpakulong sa kanya. May ebidensya. May mga testigo.
Bakit nyo kami didiktahan kung sinong makakalaya at sinong mananatili sa kulungan? Sabi ni Tatay Digong dito sa mga ano na to, mga puti. Yeah? Pero dito, para bumango itong si ano, tsaka yung pistok. Di ba, yan ang gusto nila dati. Ha? Yung mga tao na yan, pistok. Para nga naman na mapabango lalo yung pangalan ni Marcos, pistok tayo. Ganyan po yan, mga kababayan. Wala naman pakialam sa mga ordinaryong Pilipino, itong administrasyon na to. Wala po. Ay, at dalawang taon akong nanahimik. yun eh. Dalawang taon akong nanahimik, ika nga. Hindi natin, binaba natin yung si Marcos, pero hindi pa rin naman pambanat. Kumbaga, totoo naman yung mga sinasabi natin. Analysis, paralysis lang naman talaga ginagawa niya sa bansa natin. Gusto makarinig ng mga mabubulaklak na pananalita, tanungin niyo po, in any topic, under the sun, ika nga, madidiscuss sa inyo ni President Bongbong Marcos. Technology, farming, science, lahat. Lahat ng topic, kausapin nyo. Meron at meron siyang sasagot sa inyo. Kaso, analysis, paralysis lang po yun, mga kababayan. Hindi to paninira. Hindi to paninira kay President Bongbong Marcos. Nag-Department of Agriculture siya. Ano pong tumino dyan sa Department of Agriculture? Binitawan na lang niya kasi nakakaladkad yung rating niya dyan sa Department of Agriculture eh. Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Umiiyak ang ating mga magsasaka dahil sa pamamalakad niya. Wala po. Open the book. Nagalit po sa akin. Bakit po? Kasi kami po yung sumuporta kay Didi Sara Duterte. Kami po yung tapat na nakipag-unity. No? Correct. Alam po ninyo, masakit yeah, kasama natin yung sibalo natin. Na pinaglaban po natin unity. Laban sa mga makabayan black ang mga Duterte, laban sa mga Dilawan, Tiklawan, nakipaglaban po tayong lahat. Tapos makikita namin ang aming Kayuni Team. Sila na po ang bagong Kayuni Team ng aming Kayuni Team. Hindi po kami nagtutol. Kami po ay nagtiwala. Kami po ay nagmahal. Para kami po kapatid. Pagdating, nagpakatotoo po kami. Gusto po namin ng continuity. Correct. Kaya nga, nabudol tayo, Kuya Badong. Gusto natin ng continuity, sinuportahan natin si BP Sara. Ganito po kasi ang concept ng nabudol eh. Merong sinabi nitong si President Marcos, lahat ng inumpisahan ni Tatay Digong, walang ititigil. Continuity. Ngayon, pagkaupo niya, tinigil lahat. War on drugs, nandiyan pa ba? Laban sa criminality, nandiyan pa ba? Wala na po. Tigil yan. Di ba? Po ang sinisigaw nila noon, itutuloy namin ang ginawa ni Tatay Digong. Hindi namin papapasukin ang ICC. Di po ba? Opo! Okay. Pagkaupo po, hablahan na. Asa na ang continuity? Asa na ang itutuloy? Ngayon po, alam natin na ayaw na ng mamamayang Pilipino. Ayaw na po natin dito po sa mga paulit-ulit. Lahat po ng presidente may pistok. Tama po ba? Tama! Lahat ng presidente nakipag-pistok tayo. Mayroon po ba nagtagumpay na pistok? Wala! Wala! Ano po sinabi ng mga dating rebelde? Ginagamit namin yung pistok para magpalakas. Ngayon, mahina na sila dahil sa proyekto ni Pangulong Duterte, NTFL ka. Malapit na natin, hindi po natin sila kalaban, kapwa po Pilipino. Marami na pong nagbabalik loob. Pero ano pong ginagawa natin sa nagbabalik loob tulad ng mga taga-SMNI na si Ka Eric? Hindi po ba? Si Ka Eric po ay pinakulong. Instead na yung mga kalaban, sila po ang kinakampihan ng kasalukuyang gobyerno. Kami po hindi po nabuton, nagtiwala kami, tapat kami nagbigay. Pero ano po ginagawa nilang isa na Duterte ngayon? Katakot-takot na issue.
Correct. Sa CIF, nasasama po nila ang ating Vice President. Wala naman po katiwalian ng CIF. Issue po ng magre-resign. Pinagre-resign po nila si Sara Duterte. Samantalang si Sara Duterte po ang most trusted number one. Number one. Parang kasama rin tayo. Saka nakakita na imbes na parangalan mo yung most trusted at best performing, ang ginawa mo, pinagre-resign. Bakit pinagre-resign? Takot sa 2028. Pero na-realize nila, takot. Kahit lalong gawin nila paninira kay Sara Duterte, number one pa rin sa sambay. Number one! Nakakaawa po yung bahay ni Tatay Digong. Tama. Kumpara sa driver ni Dilima. Kesaba! Ito po. Ang nakakaawa po rito, kung sino yung presidente hindi nagpayaman, kung sino yung presidente na tapat na naglingkod, napakaraming ginawa ni Tatay Digong sa atin. Build. 10 taon na ang ating passport. Nilinis driver's license at kung ano-ano pa. Pero bilang, at siyempre, eto po, no? Yung pong war on drugs. Nakikinayaman po ba yan, Tatay Digong? Ang nahita po ni Tatay Digong sa kanyang mga kabaho ay kaaway. Ngayon po, binabalikan si Tatay Digong ng mga oligarko, ng mga drug lords. Binabalikan po siya ng mga kalaban ng gobyerno. Ayan po, kaya po tayo narito sa Department of Justice. Dahil ito po ang pagpapatunay na instead na parangalan natin si Tatay Digong sa tapat na paglilingkod, panay katakot-takot na reklamo, demanda, ang nang ginagawa sa kanya. Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Nagtagal po natin, no to cha-cha! Ang tanging lang po, sabi nga po ng kamatid ng Pangulo, kaya po magcha-cha-cha, merong nangangarap na maging Prime Minister! Ayun! Updated itong si Sir Badong Aratilis, no? Matindi talaga. Ayun na nga ng mga kababayan, yan po ang naganap na pagtitipon-tipon. Hindi po ano yan, hindi po kaguluhan. Pagtitipon-tipon ng mga Duterte supporter sa harapan ng Department of Justice. So, is mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat dyan. Mahalin natin ang Pilipinas. To God be the glory. Hasta la vista, baby.